Okay, so once again, good evening. So this time, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano natin po i-assign ang quizzes into a live or in a Google Classroom. Or maybe sharing the link of the quizzes na para nga ikang ay maging practice or maging assessment po sa ating learners. Ano po? Okay. So, ito po yung window natin ng quizzes natin. So, meron na po tayong na-create dyan para sa ating mga bata. Okay? So, for example po, so ito po yung narito tayo sa window ng My Library. Ano po? Nandito na po tayo sa My Library wherein ito po yung mga na-create na nating quizzes. Okay? So, what are going to do? So, i-click po natin yung ating title. Ano po? So, ang title ng ating quizzes po ay Illustrating and Simplifying Rational Algebra Expression. Okay. So, last time po, bali, nagkaroon na po tayo ng video tutorial kung paano po gumawa ng quizzes. Ano po? Ng assessment, gamit po ang quizzes.com. Okay? So, ngayon po, atin mo nang gamitin, gawin mo na natin ay yung live quiz. Sa live quiz po, meron tayong dalawang klase. It is a classic and a instructor phase. Kapag po classic siya, ibig sabihin po, ang bata po ay merong kakayahan na student phase po to. Ano ha? So, students progress at their own pace and you see a leaderboard and the live results. Kapag naman po is instructor phase, ito naman po ay the control of the pace. So, everyone advances through each question together. Ibig sabihin po na ang instructor po ang siya mag-let go ng every item. Okay, so nagawa na po natin siya dati. Naha. Okay, so start po natin yung classic. Sa classic po, you can pick your mode. Sa classic, wherein our participants answer at their own pace, complete or compete individually and have a blast along the way. Or a team, wherein so yung pong ating mga learners, they can work as a team. So, yung score po nila ay magsasama-sama as a team. So, participants answer at their own pace, but scores are grouped by team. Or, a test. Test lang po ay no frills mode. That's ideal for conducting a serious assessment. And it is also requires login. Okay? So, dito naman po, so ating pong piliin, for example, ay login. So, individual po ang pagsasagot ng mga bata. Ano ha? And then, anahin po natin, participants attempt, so only one lang. So, it's up to you po kung gusto nyo unlimited or 1 to 5. So, sa akin po, pinipili ko lang ay 1. And participants will be required to login to limit attempts for the quiz. Okay po? And then, so wala na po tayong gagalawin dyan. And then, continue. Okay? So, ngayon po, ang gagawin po natin, pwede nyo pong sasabihin po natin sa mga bata, ibigay natin ng joinmyquiz.com. Ito po yung web. Ano ha? And then, enter the code 809117. Pwede pong ganyan. Or, share via copy the link. Pwede by Classroom, sa Canvas, Schoology, Microsoft Teams, or Twitter. Or dun sa remind. Pwede pong copy link. And then, saka po ibigay nyo halimbawa po yung nasa Google Meet. So, pwede nyo pong i-share dun. Or let's say, sana lang po sa Messenger. So, it's up to you po. Ano ha? So, yan. So, sharing the link. So, yun po yung ating
sa ano naman po yan. So, end up po natin. Ano po? So, yun po, yung live quiz. So, ganun din naman po itsura dun sa instructor face. Ano ha? Instructor face. So, wherein, yun nga po, sa instructor face, makikita nyo dito yung mga participants po mapasok po dito. And then, yun nga po, go to joinmyquiz.com and enter the code. Bibigyan nyo po yung code. Or share a link. Ano po? Then, saka po kayo i-start. Okay? So, yun po. And then, pwede naman po ding, for example, ay ang gagawin nyo po, so balik ulit tayo doon sa ano, or pwede nyong i-assign siya as a homework. Ano po? So, pwede nyo i-assign as a homework. So, continue. Okay? So, pwede pong sa Google Classroom, kung ngayon po meron na tayong Google Classroom dito, naka-assign na po siya. Or, let's say, share a link din. Or, as a participant, to open joinmyquiz.com, then enter this code. Bibigay nyo yung code nyo. Or, share a link. So, copy the link, and then saka nyo po ibibigay sa mga bata. Or, pwedeng by Google Classroom. Pwedeng kayo mag-create ang ano doon. Halimbawa, sa classwork, create assignment, for example, then add, so add the link, and then, so control B, add link, yun po, makikita nyo na po doon, yung kanilang link na po. So yan, so quiz link, kapag kinilig po ng mga bata yan, makikita nila, so yan na po yung lalabas. Ano po, so they can start playing the quizzes. So, wait lang po na natin. Okay, so medyo matagal lang po siya. Ano ha? So, ganun lang po siya. And then, ang gusto ko naman pong i-ano sa inyo, ibigay sa inyo, kung paano naman tayo gumawa ng kumuha ng reports. So, yun, kung mapansin nyo kanina, so, di ba, nagbigay tayo ng assigned, and then, yung live, yung illustrating, ano. So, nakikita nyo, running po siya. Nagra-run, ano, ha? So, dito naman po, ito po kasing last time, tayo po yung learning task 1, ating ini-assign. So, anim lang po yung nakapaglaro. And then, nung nilaro po natin siya ng as a live, so, we have 37 participants po. Okay? So, mapansin nyo, doon sa assigned quiz, so, dito nga po sa ating Google Classroom po natin na nilagay. So, nahirapan lang po silang pumasok kasi hinihingi pa po yung Gmail account ng or Gmail address ng guardian. Ano po? So, dito po sa live, check po natin yung live. Ano ha? So, kung mapansin nyo po, ito na po yung kanilang, ano, kanilang score. So, pwede nyo pong ma-download na yan. Okay? So, ma-download nyo yung score. So, yun po yung, ano, nasa Microsoft Excel na po. Okay? So, yung ganun lang po siya. Ano po? So, napakadali po. Yan. So, balik po ulit tayo sa reports. Or, meron naman pong mas mabilis na paraan, pwedeng dito nyo na, no, download Excel, and then, pwede pong mag-rename report kayo, or delete report. Ano ha? So, yung kanina po, gusto ko na pong i-delete muna to. So, not now. I-delete na po natin kasi hindi po natin siya gagamitin. Ano po? So, yan. So, ito lang po yung na ating ano, yun po yung ating kasing gagamitin. So, example lang po yung kanina. Okay? So, sana po nakatulong itong ating
video tutorial kung paano po gamitin ang Quizizz para po sa ating online class. Okay? So, once again po, maraming salamat. Sana po ay magkaroon tayo, ma-enjoy po natin yung online class sa ating mga bata.